project niya for this semester ay gagawa kayo ng human rights video. Pwede siyang parody, pwede siyang kahit ano, pwede siyang talk show, pwede siyang basta human rights yung topic niyo. So, yun lang, guys. Wait, guys. Why don't we try documentary? I mean, mag-interview tayo ng mga tao, tapos tanungin natin sila about human rights, di ba? Tama, para malaman natin yung knowledge nila about human rights. Pwede rin naman kasi, yun nga, chinek ko sa ano, planner, kulang na rin tayo sa time. So, kaya nga. Mag-assign na lang tayo ng mga ano natin, sige, kanya-kanya na natin. Oo, go na. Gagawin. Ikaw, pwede ka naman, since may camera ka, ikaw na lang sa cameraman. Ikaw, Haney, ikaw na lang sa scriptwriter. Tapos, ikaw, editor. At saka, editor. Kaya may thank you.
Gora na. Nasaan ako? Nasaan ako? Wala akong maalala. So isang panibagong interview ulit, sir. Bilang isang Pilipino, gaano po kahalaga sa inyo ang karapatang pantao? Ang karapatang pantao sa akin ay kasi halaga ng buhay ko. Kung wala tayong kumulang karapatang pantao, maraming mag-aabuso. Bilang Pilipino, napakahalaga po nung karapatan natin kasi napapakita po yan ng pagiging tao natin. Kasi kung sa totoo lang po, kung wala po yung karapatan natin, hindi pa tayo lumusang tao. Ang karapatang pantao ay napakahalaga sapagkat bawat tao ay may kanya-kanya tayong karapatan na napapabilang sa saligang batas. Maging tayo ay Pilipino, ibang lahi, ano man ang ating katayuan sa lipunan, dapat malaman natin kung ano ang nararapat at karapatang pantao. Sapagkat pag hindi natin na pagtanto ang ating karapatan bilang tao, hindi natin mahuhubog yung ating kalinangan, ang ating sarili, at hindi natin malalaman kung ano ang iba't ibang karapatan natin. Para sa ganun, tayo ay matutong makihalubilo sa mga tao, alam natin ang panuntunan ng batas, at alam natin ang bawal, at alam natin ang dapat natin gawin kung may mga problemang panlipunan, at lalong-lalong na sa mga krimen na alimbawang nangyayari ngayon. Sige. So, to answer the question, how important is karapatang pantao? Well, it is very important because if you do not know your right, you do not know
your privileges. Yes, you're right. The tendency is that the other people might step over you, or the other people might exploit you, or might abuse you. Let me give you an example. For example, in a certain factory, the workers, okay, most of them are uneducated, and since they are not educated, they do not know their fundamental rights. So they do not know their government mandated benefits like SSS, PhilHealth, etc., etc. So if you ask a certain manggagawa of their salary, well, wala pa yan sa minimum amount. And as a result, since they do not know their fundamental rights, they are they are being abused or exploited. So knowing our human rights, knowing our basic rights is very important. Pangalawang tanong po, maaari po ba kayong magbigay ng ilan sa mga alam niyo pong karapatang pantao? Ang karapatang pantao na nalalaman ko, kagaya ng mga, dapat mawala nga yung mga tukhang-tukhang niyan, yung pinatupad niyan ni Presidente Duterte. Dapat, kung walang karapatang pantao, lalong gagrabe. Na karapat ang karapatan po natin, basic lang po yan eh. Karapatan makapag-aral, sa mabuhay, magkaroon ng tirahan, at kumain siyempre. Social services eh. Pag sinabing social services, karapatan na siya sa karapatang sibil. Siyempre, may institusyon na dapat tayo pangalagaan, pero yung institusyon na yun, parang nagsisilbi na lang parang negosyo. Halimbawa, LRT, public transportation, communication, or commercialized na eh. Okay. Kaya imbis na parang public, private, and to partnership to other companies or international companies, ang benefit lang talaga sa ilan. Hindi naman negative, pero ganun talaga yung nangyayari sa sectors natin. Ang karapatang pantao ay yung freedom of expression. We have the right to express ourselves sa pamamagitan ng pagsusulat, paglalahat, upang sa ganun sa katuparan natin at maibigkas natin ano yung saloobin natin bilang tao. Para alam ang pag na tuto tayo na mai-express o mailahad ang ating sarili, alam natin, malalaman natin kung hanggang saan yung ating limitasyon. Ano ba yung kakulangan natin? Alibawa kung sa gobyerno, ano bang kamalian ng gobyerno bilang tao? Sapagkat pag hindi natin alam ang freedom of expression, parang isa tayong pipi dahil tayo nakakulong sa sarili nating kulungan. Okay, this Bill of Rights is contained in our Constitution. Under Article 3 of the Constitution, it presents all the rights of the people. For example, freedom of expression, freedom of, to form an association, freedom to travel, freedom to, right to speech, right to live, right to education, these kinds of rights. But then again, precisely, we are not that sophisticated, we do not know our rights, that we are being exploited by other people. Okay, I think you are all familiar with a plan tokhang of Duterte or this current administration. But the thing, guys, is that if we try to critically analyze what is happening in our government, every night na lamang may nalaban, okay, may namatay or may pinatay or whatever. The thing is that the question is, the primordial question that we need to ask is that, okay, are the rules of engagement being, observed? Alright, for example, totoo nga bang nanlaban yan? Or totoo nga ba talagang, may daladalang droga yan? Alright, because there are many instances wherein many people are being, mistaken for their identity. Lakad tayo, lakad tayo, lakad tayo.
Yeah.